mga robis ito eh. Ito yung sinasabi ko nga part ng discipline, unity, compassion. Yung ating ginagawa ng mga aktibidades ngayon, lalo na sa training at saka yung innovation sa ROTC training, reservice training, is to strengthen yung ating Filipino values. Filipino values, nakita nyo kanina, na-highlight yung Filipino values. Yung engagement sa different agencies of the government, engagement sa different stakeholders. Kumbaga yung collaboration na convergence na tinatawag nila, pinagdudugtong-dugtong natin upang sila mas maging effective tayo lahat sa ground. Discipline. Sa atin, sa military, o sa BCFT, sa OPC, we start inculcating discipline o in-institute natin yung discipline sa individual doon sa pag-stand ng attention. Pag-arap sa kanan, pag-arap sa kaliwa, pagtalikot, even sa pag-marcha. Once we develop that, we incorporate them into a squad. Pag in-incorporate sa squad, we develop natin yung squad unity. Synchronization ng movement with grace. Tapos, in-inculcate natin na kailangan pare-pareha sila ng kilos kung talikod na, sabay-sabay yung talikod. Pag sinabing tigas pa nga, sabay-sabay yung tigas pa nga. Pag pinagsaludo, sabay-sabay din yung execution ng pagsaludo. So, nevertheless, ina-harness natin yung unity ng isang grupo, isang team. Hanggang lumaki yan into section, into platoon, into company, into battalion, into brigade, regiment. So, lahat yan na-develop natin. So, pag na-develop mo yung discipline ng isang grupo, mayu-unite mo yan. Yun yung concept din namin sa ranger. Kasi pagka hindi ka, kung nasa regiment ako, pag hindi ka bumagay sa kilos ng kasama mo, maaaring may madisgrasya, may maaksidente. So, yun yung reason kung bakit yung discipline natin dinidevelop yung team camaraderie. O pag sa ganun, magtugma-tugma yung kilos. May kanya-kanya ginagampan ng role. Role-playing lang lahat yun. Pati tayo dito sa mundo, role-playing din tayo. May inatas, kung hanapin nyo yung purpose-driven life nyo, may inatas ang Panginoong Diyos na dapat natin gampanan dito sa mundo. Kaya hanapin natin kung ano yung purpose na yun. Yung pagiging makabayan natin, kung minsan din ang reason kung bakit nag-join tayo dito. Yung time na binibigay nyo ngayon, tayo lahat ay may oras na ginugugol sa mundo sa ating buhay. Pang sarili na, na sana natin gugugulin, pero sineshare pa natin sa pag-asikaso sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung pag-attend nyo lang dito na makinig sa akin is sineshare nyo na yung time nyo. Hindi lang sa organization, pati yung opportunity na makapagkita-kita tayo dito ngayong hapon. So pagka nag-develop ang discipline, unity, mag-develop din yung compassion. Meron tayong disiplina, mag-unite natin ang mamamayan natin, mag-develop din natin yung malasakit. Hindi lang sa balang isa, kundi sa ating pamilya, sa ating barangay, sa ating pamayanan, at para na rin sa ating bansa. Kailangan nating pagtulong-tulungan. Hindi kaya ng isang tao, na dalawang tao, tatlong tao yung sinasabi ko. Kailangan lahat tayo. Ngayon yung organization ng Reserve Force ang pinuporsi natin o binivisualize natin na mag-showcase ng discipline. Maging model citizen, yung organization ay maging model organization din. Pag yung grupo ay model organization, ay maraming mahahawa, maaaring gagaya. Obserbahan nyo na lang yung isang grupo na madalas mag-recruit. Nagsimula sa maliit na grupo, kumalat, o kaya tayo nagtatawagan ng kuya ate kasi gawa ng grupo yun. And I hope na any organization na binubuo natin ay magkakaroon ng purpose at yung ating drive ay may direction. Hindi yung ningas gugon. Lahat ng organisasyon na binubuo ay mahusay ang purpose sa una. Pero kung minsan nag-short, gawa na rin ng pag-aabuso o pagkukulang ng mga leader, or kung minsan pati na rin yung mga membro ay nagkukulang din. So yun yung gusto kong i-inculcate ngayong hapon na to. As an organization, tayo sa Reserve Force ang may mandato na pinakamalakas na organisasyon sa buong Pilipinas. Marami tayong kinakaaniban na organisasyon, pero pinaka-noble na organisasyon ay ang Reserve Force.
Bakit ko masasabing pinaka-noble? Because you are sharing your time. We are all sharing our time. Na dapat sana sarili lang natin kukonsumuhin yun. Yun yung tinatawag na volunteerism and patriotism. Pagka yung ating grupo ay nagkaroon ng move para i-protect yung interest ng pangkalatan at ng buong bansa, yun ang tinatawag nating nationalism. So dapat yung ating reserve force ay may discipline, may unity, may compassion to move forward dun sa ating interest as a whole, as a country. Meron tayong, bakit ba kayo nandito ngayon? Ano ba ang perspective nyo as reserve force? Meron tayong sinasabing dapat na perspektibo sa reserve force ngayon. Ano ba ang perspektibo ko sa reserve force? Bilang commander nyo sa reserve force, ang perspektibo ko sa reserve force ay dapat maging strategic. Dapat maging multidimensional and patriotic. Imayin natin yung strategic. Lahat ng programa at aktibidades natin, kahit maliliit at malalakimang bagay ito, kailangan ito'y tutungo sa pangkalakihang direksyon nasa ikabubuti ng ating bansa. Yung ginagawa natin maliliit, yung tree growing, yung cleanup drive, lahat yun may purpose para maging maliwalas ang ating lunan, ang ating lugar, at pupwede pang makatulong sa turismo, pupwede pa rin makatulong sa hanap buhay. Kung magpapabaya tayo, di tayo magtutulong-tulong, wala magsisinog sa ating bansa. Lala natin yung pagtatanim natin ng fruit-bearing trees, endemic species, ay para lang pag-photo-off. Hindi yun ang purpose niya. Ang purpose ng tree growing natin ay may mag-aresto sa carbon na nilalabas ng mga makina, pati yung masamang hangin na nilalabas natin. So pag na-aresto yun, magsusukli naman siya ng oxygen na kailangan na kailangan natin. Itong lugar natin kulang ng oxygen. Kaya habang nag-discuss ako dito, merong nagre-record habang nakasara din ang kanyang mga mata katulad ng ginagawa ko kanina. Di ba? Ganun din ako nung pag nasa klase, pag mainit ng kolehiyo ko. Nakasara yung mata ko pero nakikinig ako. At dire-record ko yung nasabi ng teacher ko. So strategic. Pag sinabing strategic, long term, lahat ng ginagalaw nating aktibidades ay magkakadugtong sa dulo upang magtulong-tulong lahat ng organisasyon at ma-deliver yung desired natin na maitaas ang antas ng ating bansa. Multidimensional. Bakit nandito si Doktor? Bakit nandito yung DPWA? Bakit nandito si Barangay Captain? Bakit nandito yung ROTC Cadet? Bakit nandito yung mga reserve force natin? Bakit ako nandito? So, ibig sabihin, lahat ng miyembro ng society, lahat ng involved na stakeholder, lahat ng Pilipino, may shared responsibility sa bawat gagawin natin. Shared responsibility, sabihin nila, yung ROTC, kasalanan niya ng administrator, napabayaan. Hindi kasalanan lang ng administrator yun. Anything na programa ng gobyerno at papalya, meron tayong pagkukulang pare-parehas. Unang-una, yung mga estudyante. Kung may nangyayaring irregularities, dapat silang ipaalam. Yung administrator, kung may nakitang irregularities, kailangan i-correct nila yung irregularities. Yung magulang, pag nararamdaman nilang yung anak nila ay may mga kinakaaniban ng masamang hangin o baka sa masamang samahan, kailangan din nilang i-correct. So lahat ng stakeholder may kanya-kanyang responsibilidad. Kung hindi tayo makikiramay sa responsibilidad na yon, bahala ka dyan, magigising tayo, susunog na yung bahay ng kapitbahay natin, pati yung bahay natin ay natutupok na rin. Maraming foreigner na nagpupunta dito sa atin. Lahat sila, pati yung TikTok na ginagawa ng mga teacher, kung minsan naka-uniform yun. Nakaka-influence yung mga teacher na nagti-TikTok, pero alam niyo bang yung TikTok at saka mga laro sa cellphone o sa programa na nasa system ng internet, lahat yun ay ginawa para maging dysfunctional ang isang society, ang isang bansa. Yung mga na-addict doon ay yung sinasabi ko ang pinakamagandang
pinakamalaking puhunan natin dito sa mundo, yung oras. Yung oras kasi hindi nagbabalik eh. Pag nakonsumo, tapos na. Imbis na makonsumo yung oras natin na produktibo, nakukonsumo yung oras natin ng walang kwenta. Ayun yung gusto ng mga kapitbahay natin, na may interest sa ating mga resources, may interest sa ating sistema dito sa ating bansa. Para sila yung manaig. Alam ni B.I. Arial. Yung mga foreigner. Thank you very much. Pero gusto niyo marinig yung kwento ng Juan, ng Chris, at saka ng mga palaksa. Marami akong ina-attendan na Juan eh. Pero ito biro lang ah, hindi naman Juan. Para makasakit ng damdamin. Ang kwento ng Pilipino pagka magkakaharap, nakangiti. Pati yung mga leader natin ng araw. Pag taligod, yung panaksak, sinagsasaksakan na sa likod. Hanggang ngayon, wala noon, hanggang ngayon. Nakangiti pag magkaharap, pag nakataligod, nagsasaksakan. Pero makaasa kayo na itong panaksak na binigay nyo ngayon, nakrace. Pagdating nyo sa headquarters, hindi ko isasaksak sa likod nyo. Pag-iiwa ko ito ng karni ng kambing na pagpulutan. Wow! Ayun, masarap! Thank you, sir.